Napangano na ambience dito guys, oh. Yan, oh. Dito lang yan sa susunod, Bongka Center. Punta natin mami, titingnan natin yung ilog niya. Maganda na ambience. Ilog yan eh. Pupunta natin yun para makakita natin. Nandito yung mainit yung panahon. Sobrang init. Guys, nandito tayo sa Susono. Susono, Isuka. Eh, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung ilog dito eh. Kung gaano kalinis. Yun, eh. Oh, sana all. Mapapasana all ko na lang talaga. Sana ang mindset natin mga Pilipino kagaya ng mga Hapon, yung bang gusto natin ma-preserve yung kalikasan kagaya na itong ilog sa atin, bibira na ilog na malinis eh. Ito nasa city to eh, nasa halos bayan to eh. Tingnan nyo naman kung gaano kalinis ang ilog. Marami kasi mga Pilipino mga dugyot, basura, tinatapon sa ilog, dinudumihan, talagang dinudungisan, binabalahura ang mga ilog. Tingnan nyo naman to, kabahayan niya, may mga pabrika dito. Pero tingnan nyo kung gaano kaganda ang ilog dito, kung gaano kalinis. Kasi ganun yung mindset ng mga Japanese na kung gaano sila kamahalaga sa kanila yung environment. Mga basura nila dito, nakasegregate, basura, hindi pwedeng basta-basta lang itapon. Kagaya ng mga mindset ng sa atin na yung basura, basta na lang kakain ng chichirya, pakakain, tapon dito. Sigarilyo, pakatapos manigarilyo, agis na lang kung saan saan. Dapat hindi ganun. Magkaroon tayo ng mga disiplina sa ating sarili para yung bang maalagaan yung ating kapaligiran. Yung napakaganda. Kung sana yung naalagaan lang yung mga ilog sa atin. Ang ganda. Pwedeng-pwede sanang malinis na kagaya nito. Kaya lang, lalo na dyan sa Metro Manila, grabe. Grabe talaga, kadudugyot. Asin dugyot talaga. Yung mga basura, kung saan nagkalat. Dito may makikita ka man sigurong basura pero minimal lang, hindi talagang nagkataon lang na naanod na hindi talaga unintentionaling tinapon. Kagaya sa atin, flying saucer, basura. Yung mga motorista, kakain, mag-drive-thru, mag-take-out ng sa mga fast food, kaya sa Jollibee, sa McDo. Pakatapos kumain, lagay sa plastic, flying saucer, pakakain. Dapat hindi ganun yung mindset natin. Tayo mga Pilipino, matuto tayo. Maglinis ating kapaligiran. Yung ating mundo ngayon, grabe, sobra na. Talagang sobrang polluted na. Na sobrang nakaka-amiss lang. Ugalian ng mga Japanese. Kaya sobrang na-amiss ako pag nakikita ko yung mga ilog na ganito. Sa atin, dyan sa may bandang mga Laguna, may mga ilog pa naman dyan na mga ganda, pero talagang kaya pasalamat tayo sa mga DNR na talagang may malasakit din sa ating kapaligiran at sa ating kalikasan. Ang daming tao kasi na wala talagang pakialam eh. Kumbaga, wala silang yung disiplina. Number one kasi sa tao dapat yung disiplina ba? Kasi yung disiplina, yung disiplina sa sarili, hindi na may ibang tao dapat eh. Ikaw mismo, matuto ka yung mga basura, dapat alam mo kung saan dapat itapon yan. Hindi, dapat may mga basuran, hindi yung mga nagkalat. Wala, hindi naman sa inaano ko yung ano sa atin, kaya lang nakikita ko ba yung kaibahan. Kagaya nga nito, sinasabi ko sa inyo, itong ilog na to, eh nandito to sa daming bahay, eh? Puro bahayan yan, yan. Ayan. Tapos ito yung Bongka Center dito sa Susono. Pero sobrang linis talaga. Hindi nila sinasalahula. Kaya bilib ako sa mga Japanese. Sobrang nakakabilib yung kanilang disiplina pagdating sa environment, sa basura, sa basta sa lahat ng bagay. Sana'y ma-adapt ng mga Pilipino yun. Mga Pilipino talaga sobra. Sa oras pa lang, talagang bagsak na. Sinabing Pilipino time, nako po, pumasa ka. Unlike sa mga Japanese na pag sinabing ganung oras, nandyan talaga. On time.
yung sana mga bago natin sa ating kaisipan eh. Kaya walang nangyayari sa atin ba. Ibang ito, itong environment nito, napakaganda. Titingnan niyo oh. Kung yung sa atin na preserve lang din yung mga magagandang sana tularan natin itong mga Japanese kung paano silang kakaroon ng disiplina pagdating sa kalikasan. Hindi naman kasi yung bansa natin sa atin yan eh. Kumbaga yung pag-aalaga natin dyan, tayo rin naman ang aani yan eh. Kung inaalagaan lang natin yung mga ilog, yung mga anak natin, yung mga apo natin, hanggang sa kaapu-apuhan eh. Meron pa silang mga ilog na mapaglalaruan, mapaglalanguyan. Kaya lang, wala tayong magagawa eh. Una yung disiplina talaga wala sa ating mga sarili. Kaya ganun ang nangyari sa ating environment. Kaya hanggang dito lang itong video kong to. God bless you all.